Kamusta po Kahardin? Welcome back to my channel, June's Home Gardening. In today's video, pag-usapan po natin ang leaf miner. Yung leaf miner po yung parang uud siya na nasa dahon at kulay puti. Yun po ay isang mapamuksa na insekto. So yun po ang ipapakita ko sa inyo kung paano sugpuin ang leaf miner. Pero bago po ang lahat, ini-invite ko po kayo mag-subscribe sa aking channel. Please do subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para updated kayo sa tuwing mag-upload ako ng mga videos. Ito po yung aking sitaw. Tinamaan na siya ng leaf miner. Isang dahon pa lang. Ito ay may butas din. So, isang dahon pa lang yung tinamaan sa kanya. Pero kakalat po ito pag hindi naagapan. At ito pang isa, meron na din. So ito po yung a-applyan natin ng kartak. Ito maayos pa, wala naman. So eto pa, meron din tatlo. Okay, bibigyan ko lang po kayo ng maikling impormasyon tungkol po sa leaf miner. Ang leaf miner po ay wala sa ibabaw, wala rin po sa ilalim ng dahon. Ayan, kundi yung leaf miner po ay nasa loob ng dahon. So mahirap po siyang buksain dahil nasa loob. Dati ang ginagawa ko, pinipinch out ko po. Kinukurot ko lang and then tinatanggal ko na yung dahon. Kaya lang ang nangyayari after 2 days o kinabukasan 2 days, yung katabing dahon, kasi may tanim ako dito dating cherry tomato eh. Yung kamatis na maliliit. So pinipinch out ko lang yung mga may nakikita akong leaf miner na dahon, pinipinch out ko yon. Kaya lang after 1 day or 2 days, yung mga ibang dahon, meron na naman. Nagkakaroon na naman ng leaf miner. So ang ginagawa ko, pinipinch out ko ulit. Kaya lang after nga 2 days, meron ka na namang makikita. So paulit-ulit lang. Ang hirap ng puksain ng leaf miner pag lumala na. Parang nakapag-imbak na sila ng itlog sa mga dahon. So kung kahit anong pinch out mo, meron pa rin lalabas na leaf miner. Ayan na. Nasira na. Okay, ito po yung gagamitin natin. Ang pangalan ay Kartap. Ito po yung nabili ko ng 120 pesos sa farm shop. Ito yung precaution niya. May Tagalog version. At siya ay FPA registration. Registered siya ng FPA, which is Fertilizer and Pesticide Authority. Keep out of children. And then, ito yung direction for use nya. Is a systematic insecticide with stomach and contact action. Causes paralysis. Ayun. So, ina-attacking niya una yung stomach. At magkakaroon ng, at magiging, mapupunta siya sa paralyzation o mapaparalyze. Ganglionic blocking action, center nervous system, insect stop feeding. So yun, mula sa pag-atake sa stomach, mapaparalyze, and then hindi na siya kakain, hihinto na sa pagkain upon contact, and die of starvation. So yun po, maghihinto siya sa pagkain at mamamatay po siya sa
starvation, which is gutom. So yun, mula stomach, aatakihin stomach niya, and then mapaparalyze, and then hindi na po siya kakain o titigil na sa pagkain hanggang sa mamatay sa gutom. So yun po yung mangyayari sa mga insect, especially yung leaf miner. So ito po yung direction of use niya, tablespoon per 16 liter. So 1.5 to 2 tablespoon sa 16 liters. So hinanap ko yung leaf miner, nandito po siya, 1.5 to 2 tablespoon per 16 liters. So hindi naman po ako magtitimpla ng 16 liters dahil home gardening lang po tayo, hindi naman malawak yung taniman natin. So ang gagawin ko ay 16 liters sa 8 liters ipagpalagay natin na 2 tablespoons sa 16 liters. So sa 8 liters ay 1 tablespoon. Sa 4 liters naman ay 1/2 tablespoon, di po ba? Sa 2 liters naman ay 1/4 tablespoon. Sa 1 liter ay 1/8 tablespoon. So 1/8 tablespoon per liter. Ito po ay meron na akong tubig. And then ang 1/8 po ay may nakalagay dito eh. Ito po. Ito yung pinaka 1/8 tablespoon. So mas maganda bumili kayo nito sa mga tindahan ng mga gamit na parang tiyangge. Dun po ito nabili. Ito po yung laman niya. Parang candy lang na ano, buo-buo. Hindi siya talaga powder. So isang puno nito. Yan, okay na siguro yan. So yan. Siyempre tutunawin po natin yan. And then isi-sealed ko po ulit ito. Isi-sealed natin. At sabi dito, itabi sa cool place. Huwag sa mainit na lugar o lalo na yung naaarawan. So, dyan lang muna siya. Okay, haluin natin. Yung panghahalo ko po, yung favorite yung panghalo. Okay, balikan na lang natin mamaya pag ready na. Okay, after 30 minutes, meron pa rin mga buo-buo. So mukhang hindi na matutunaw yung iba. Akin to na lang, sasalain. Ito yung ating gagamiting sprayer. So ganyan na lang. Para hindi bumara yung buo-buo sa sprayer. Oops. Yeah, tumutulo. Ito na yung ating car top solution na pang spray sa leaf miner. So, te-testing na po natin kung gaano ka-effective ito. Okay, susubukan po natin. Spray na. At i-sprayan ko na rin yung ibang dahon. Maaaring magkaroon na ito ng baka mahawaan na ito. Sprayan na rin natin. At pati sa ilalim. Mm-hmm.
So sa hapon po tayo mag-i-spray kasi may araw pa pero mga 4 o'clock na po. Palubog na rin po yung araw. Ayan na. Nasira na. Ayan. So babalikan po natin 'to kinabukasan. Okay, after 24 hours po. Or actually mahigit 24 hours na. Kasi kahapon 4 PM tayo nag-spray ng ating sitaw sa lip miner. Ngayon po ay 6 PM na. So check po natin yung ating sprayan na lip miner. Ito po yung sprayan natin kahapon na lip miner. Kahapon po pinicturean ko to eh. Kung ano yung picture na kahapon pinagmasdan ko, hindi na po nagbago. Ganon din po yung itsura nya. Ayan, kung ano yung mapa nya, yun din po yung itsura nya. Pagmasdan nya po maigi. Ibig sabihin po, nag-stop na sa paggalaw. Sa paggalaw yung lip miner. Dahil kung buhay pa yan, eh gagalaw pa po yan. Tapos yung ibang dahon, wala naman pong lip miner. So ipapakita ko sa inyo yung picture ko kahapon saka ngayon. Ganun din po dito. Meron din po akong picture nito kahapon eh. So pagmasdan nyo po ito and then ipapakita ko yung picture kahapon. Ganyan na ganyan pa rin siya. At lumapad na siya, parang lumapad siya. Ibig sabihin, hindi na po nagbago yung parang mapa niya. Ibig sabihin, maaring na-paralyze na siya at hindi na siya kumakain gaya nung sinasabi dun sa insecticide natin na Cartap. Ito po yung isa pa. At ang kagandahan, yung mga bagong sibol ay malulusog dahil green na green yun. Yung mga bagong dahon. Green na green pa rin yung mga bagong dahon. So malulusog pa rin. So ito po yung lip miner. Tingnan natin mabuti. Medyo malabo. Ayan. Ayan. May picture din ako nito. Pwede ko rin ipakita sa inyo. Nag-stop na. Ibig sabihin, na-paralyze na at hindi na kumakain. At maaring patay na rin yung lip miner dyan. Kung kaya ang gagawin ko ay i-sprayan ko na rin to lahat. Kasi na-experience ko sa kamatis ko, sa cherry tomato, ay yung mga katabi niya nagkaroon din ng lip miner. So ganun yun, ganun sila mag spread medyo mabilis din. Days lang ang bibilangin, nakakalipat sila sa ibang sa katabing halaman. So i-sprayan ko na po ito lahat. Ayan yung ano, mga bagong sibol. Wala pong naging problema sa in-spray natin. Green na green pa rin at buhay na buhay.
Okay, dahil okay naman yung ginawa nating pag-spray at hindi naman naapektuhan yung mga bagong sibol na dahon. So, i-sprayan ko na po lahat sila. So, hanggang lupa na rin sprayan natin. Baka ngawit ah. Okay.